Ayan, isang maganda at makasaysayang hapon sa ating mga guro, magulang at higit sa lahat sa ating mga online learners mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Binibining Christine G. Ribada, isang guro mula sa Olongapo City National High School, Schools Division of Olongapo City, na maaari ninyo rin tawagin bilang Tutor Christine na inyong magiging kasama, kadamay at katuwa sa inyong pagtuto sa karalilipinan ika-anim na balita. Bago tayo tuluyang magsimula, nais ko muna bigyan ng pagbati ang aming Regional Education Program Supervisor ng Social Studies Region 3, Dr. Angelica M. Burayag, ganon din sa aming napakahusay na Schools Division Superintendent ng Division of Olongapo City, Madam Lailani Samson Cunanan. At ang aming Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maylene M. Minimo. At kasama rin po na patuloy na nagbibigay suporta sa ating program ay ang Division Program Supervisor ng Social Studies, Madam Bina Espiritu. Ganon ang aming School Principal, Dr. Soledad Costa. Hello sa ating mga viewers from Facebook at YouTube Live. Again, maraming salamat po sa ating na co-host na director Manda sa pag-flash niyo po ng ating mga comments. Di ba iniwan ang mga fantastic duties. Kaya pa inaanayahan tayo na gamitin natin ang ating comment section upang tayo magkaroon ng mas interaktibo at makahulugang talakayin sa ating aralin ngayong hapon. Speaking of aralin, no, ngayong hapon tayo ay dadako na sa ating unang linggo ng ika-apat na markahan. Ayan, at ang ating pag-uusapan para sa ating unang paksa ngayong fourth quarter ay patungkol sa mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Muli, sa Araling Palipunan 6 every Thursday 1 to 1.40 ng hapon, ako po muli si Tutor T na inyong palaging makakasama. Ayan, kasama ng ating pagpapaalala ngayong hapon ay katulad pa rin ng ating laging nire-remind, no, na every time magsimula tayo ng ating tutorial session ay ihanan ninyo ang inyong lapis, kwaderno, at module na gagamitin, no, para tayo magkaroon ng sa ating tatakayin paksa ngayong hapon. At speaking of module, nais natin na magpasalamat sa napahusay na manunula na si Ma'am Yvette B. P. Velasquez mula sa DEP Education. And of course, siya maraming salamat na namuno dito sa atin sa DepEd Region 3 sa pagpapahiram at pagpapahiram ng ating module na gagamitin natin sa ating ika-apat markahan unang linggo sa ating paksa tungkol sa suliranin at hamo sa ilalim ng batas militar. Maraming po. Ayan. So, dito sa ating pagpala, alam naman natin na nagsimula na, no, ang ating pagboto para sa exemplary tutor ngayong third quarter. So tulad nga ng aking post, history comes alive every Huwebes with your tutors from Olongapo City National High School. Ako po, Christine G. Ribada, para sa Araling Palipunan 6, and syempre, isa ko na rin ang aking kasama rin na mahusay na tutor from grade 10, AP grade 10 na si Ma'am Leia Ruth Lasso. In view of the exemplary award nomination for third quarter, we appeal that you have created this and sustained school pride scanning yung QR code na nakikita natin or yung link na naka-available din naman sa ating mga Facebook posts, no? So voting is from April 18 to 23. Your vote matters. Please, magpapalambing po sana kami na sana kami po ay suportahan ninyo ni Ma'am Lasso na makasama sa listahan ng ating exemplary tutor third quarter. Ayan. So, sinabi na tayo nagbubukas na ng ika-up na markahan. So, ayos ko na kayo napakahusay ninyo ito, tatawid man natin ang ikalawang taon, no? Sa ikalawang taon, ibang sa
nag-strive na mapaghusayan pa rin natin ang ating paraan ng pag-aaral kahit sa bagong normal na tinatawag natin. At para sa ating pagbubukas nga ng unang linggo sa apat na markahan, ang ating layunin ay nasusuri ang mga suliranin at hamon nilalim ng mas milar. Ayan. At pag-uusap ngayong hapon. So pag-uusapan, syempre, yung mga nag-iwan dito sa concession nila mga shout ay patuloy yung bibig ng pagbayan. Tulad na lamang ng ating early bird na si Joseph Conblack. Hello anak, good afternoon. Cassandra Bravo, Flodifel Cruz. Ayan, good afternoon. From Gamu Central School. Hello, kaway-kaway sa mga teachers, tutees, and parents from Gamu Central School. Ayan, kasama rin na patuloy na sumusuporta sa ating tutorial. Ngayong hapon ay si Eliza Jane at Regino from SDO City of Ilagan, Isabela. Ayan, hello po. At sa kanyang advisor din na si Ma'am Joanna M. Darbin. Ayan, kasama rin na nagbigay na kanyang shoutout ay si Kevin Martin Dulantap from Sorsogon East Central School, Sorsogon City. Magandang hapon at sa kanyang advisor na si Ma'am Jessica Ramiscal. Ayan, nandiyan din si Roxeline Florida from SDO Batangas. Enrico Dalumpan, hello anak, good afternoon. From watching from YouTube, ayan sa mga YouTube viewers natin, kaway-kaway, ayan. Sa amin, nabibigyan natin ng pagbati ay si Nicole Guzman, good afternoon. Hello, Mark Platon, ayan, tinagpalang Pasko na pagkabuhay at maisang mainit na tanghali. Tunay nga naman talagang kahit mainit ang ating hapon ngayon, eh patuloy nyo pa rin pinapakita ang inyong mainit na pagsuporta dito sa ating programa sa Itulay Araling Palipunan 6. Ayan, hello Samantha Blasing, hapon po. Si Adrian Ray Rivera, andyan din from ang from Ganyo School, San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Hello sa mga taga San Pedro Villa Concepcion Elementary School. Kaway-kaway po. Ayan, kasama rin sa babatiin natin si Alexa May Africano Sabangan. And good afternoon. Alisa Seldain Tumangasa. Good afternoon, anak. And good afternoon sa mga duties natin kahit last year pa, eh, patuloy nga naman talaga sumusuporta dito sa ating programa. Sa aking mga supporters, good afternoon sa inyo. Sa mga nabibigyan natin si Calvin Moya from grade 1, grade 2, at sumusuporta sa atin dito sa AP6. From Balita Sur Elementary School, San Carlos City. At ang kanyang advisor, ayan, si Sir Cipriano Aranas. Ayan, good afternoon po. Ayan, mag-iwan lang tayo ng ating comment, ng ating shoutout, ng inyong mga kasagutan sa ating comment section. Babasahin yan. Subukan babasahin yan lahat ni Tutor Christine. Ayan, tayo ay gumako na sa ating unang bahagi ng ating tutorial ngayong hapon. Ito ay sa pamamagitan ng ating unang gawain, which is ang tuklasin. Batay sa panuto, ayusin ang mga letra sa bawat kahon, isulat ang nabuong salita sa inyong sagutang papel, ganon din sa ating comment section. So patuloy, no, lagi ang instruction dito ni Tutor Christine, number plus your answer. Number plus your answer. Ayan, mga nagbibigay ng heart sign sa ating comment section, si Flodifel Cruz, Liza Jane, good afternoon, Diane Tuason, at napakarami pang talagang tumututok sa atin. Ayan, tayo na magsimula para sa ating unang bilang. Yan, nakikita natin ang mga letra ng A-T-A-D-S, andyan din ang M-A-L-I-T-I-R. Yan, two words itong mga anak, ano kaya ang ating kasagutan para sa unang bilang. Ayan, tignan nga daw natin sa ano kaya ang inyong magiging kasagutan para sa ating unang bilang. Yan, sumasagot na si Kerovin Gabriel Villamor, si Gwyneth Angeline, Samuel Edson Benitez. Very good, no? Dahil nakuha nila ang kasagutan at ito ay ang batas militar. Very good. Tayo naman ay dumako para sa ikalawang bilang. Yan, so three
words, no? Three words yung ating ikalawang bilang. Ang ating huhula ang ikalawang salita. Ito ay binubuo ng WRTIOFHEBASAPUSCOR. Ano kaya ang kasagutan na for number 2? Ayan, let's see. Tignan nga daw natin. Very good. Ang kasagutan natin para sa ikalawang bilang ay ang salita na naman na tinatawag ni writ of habeas corpus. Ayan, makikita natin at mauunawaan natin kasama sa ating mauunawaan ngayong hapon ang konsepto o ano nga bang ibig sabihin ng tinatawag nating writ of habeas corpus. Next, tayo ay dumako para sa ikatlong bilang. Ikatlong bilang. Ayan. We have two words again, no? So, ito ay binubuo ng mga letra. Z-A-L-A-P. Second word natin, R-A-N-D-A-M-I. Ano kaya ang ating kasagutan para sa ikatlo bilang? Ito ay isang lugar, by the way, mga anak, na nakikita rin natin at mauunawaan natin ano nga ba ang kaugnayan ng lugar na ito sa ating paksa ngayong hapon. Ayan, sabi ni, ayan, sumasagot na si Roxy Lorida, si Carl Dominic Baliw, Kisha May, ayan, ang sagot nila ay pare-parehas at para sa ika. Sige, pakitan sa ating comment. Four. Ayan. Hello, Abulensya, ang ating good afternoon po, sir. Hugay ang salitang curve. Ano ang konsepto na tinatawag natin sa isang paksa? Diba? Ang ating pag-uusapan, ito ay patungkol sa batas mili. No, usapan natin curfew, bilang ito ay sa hukoy sa then, no, ito ay kilala nyo rin dahil kilala kayin nung by the way, ito ay binubuo ng F E pakilagay kung puntos na nakuha pang anak lahat kayo ay certified batang arpantasik. Yan ay wala na kayo ay lahat na mahuhusay talaga namang dapat nabigyan ng virtual clap. Ayan, very good. Napakahusay na maga ng bawat isa. Ayan. So yun, pasensya na, humihina na yung ating signal. Ayan po. Sige, ilaban lang natin to mga anak. Pasensya na at talagang mahina na ang ating internet connection. Ayan, di ba? Ilalaban natin yan. Ayan, sige. Patuloy lang tayo. Okay, tulad nga ng pinag-usapan natin at ang ating ikahuling bilang ng ating tuklasin kanina, ito ay patungkol sa administrasyon
ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, no? So, batay sa atin na pag-aralan nung nakaraang markahan, siya ay ngayong hapon. So, para sa ating target goal, tayo ay sasagot ng tatlong katanungan. First, ano nga ba ang batas militar? Kalawa, ano-ano ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa pagtakda sa batas militar? At ikatlo, ano ang nagbago or ano-ano ang nagbago sa pamahalaan noong panahon ng batas militar? So itong tatlong katanungan natin ay magiging gabay natin upang maunawaan natin at mapaliwanag natin ang nais iparating sa ating kaalaman, lesson mula sa ating paksa ngayong hapon. So I hope ready na po ang ating mga online learners and viewers ngayong hapon upang matutunan natin ang ating mga mapupulot na kaalaman sa ating paksa ngayong unang linggo. Yan. Para sa unang katanungan, again, ito ay ano nga ba ang batas militar? Yan. So pwede tayo mag-share natin ng ating kaalaman sa ating comment section. So kahit anuman ang inyong nauunawaan patungkol sa salitang batas militar, yan ay welcome na welcome sa ating comment section. So pwede kayong mag-share para makatulong sa ating iba pang mga online learners na matutunan at maintindihan ang ating paksa ngayong hapon. So ano nga ba ang batas militar? Isa-isayin natin. Unahin muna natin by definition. Yan. Nakasaad dito na ang batas militar ay espesyal na karapatan ng Estado na karaniwang ipinapatupad ng isang pamahalaan kapag hindi na nito maayos na magampanan ang pamahalaan. Gamit ang sibilyan nitong karapatan o kapangyarihan, maaari ring magdeklara ng batas militar kapag may matinding sakuna o hidwa ang gaya ng pananakop. So makikita natin naka-highlight sa ay ngayong hapon ang salitang batas ko, ang purpose para magkaroon ng ayan, ma'am, da okay na po ba?
Okay po. Ma'am, yung screen ko po. Sorry, ayan, sorry. Ulit ko po yung pag-share. Sorry mga cuties, ha? Ito na talagang hamon sa atin, no? Ang pagkakaroon talaga ng maayos na internet connection. But anyways, patuloy nating ilalaban ito hanggang matapos natin ang ating tutorial. Ayan. So, kapit lang. Ayan. So, tulad nga ng sinabi ko, mga online learners, ito ay legal dahil ito ay batay sa ating saligang batas. Nakasaad sa ating presentation ngayong hapon kung saan nga ba ito nakabatay. Sabi dito sa Artikulo 7 na ang Pangulo ng Pilipinas bilang pinuno ng sandatahang lakas ay may kapangyarihang magdeklara ng batas militar na kung saan ito ay again nakasaad sa ating saligang batas, sa saligang batas noong taong 1935. Okay? Maliban dyan, para makita natin yung other legal basis kung bakit nga ba'y pinapatupad ang batas militar, ito rin ay naging isang formal na proklamasyon ayon sa Proclamation number 1081. Okay? So ano nga bang meron sa Proclamation 1081? Sa bisa ng proklamasyong ito na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos noong September 21, 1972, ang Pilipinas ay napasa ilalim sa batas militar. Ano nga bang layunin? Bakit nga ba ito ginawa sa administrasyon ni dating Marcos? Ang layunin nito ay maligtas ang republika o ang ating bansa at bumuo ng bagong lipunan. So yun yung nais, no, na maunawaan natin upang bakit nga ba nangyari ang batas militar. And hindi lamang ito nangyari, no, based dito sa administrasyon natin na tinatalakay. Even at our current administration, kung matatandaan natin, noong hinamon ang kapayapaan at katatagan ng ating pamahalaan, ng pamahalang Duterte, nagkaroon din ng pagpapatupad ng batas militar sa specific na lugar lamang sa ating bansa, which is ang Mindanao. Dahil nga sa layunin na ma-restore, no, yung, o kumbaga malabanan yung humahamon sa kapayapaan ng lugar ng Mindanao. Okay, pangalawa. Ano pa bang dapat natin maunawaan ngayong hapon? Ano-ano ang pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar? Kung sinabi nga natin kanina, nakita natin, na witness natin mismo, no, na kaya nagkaroon ng batas militar sa ilalim ng Administrasyon Duterte is because of yung hamon ng pagkakaroon ng kaguluhan, ng digmaan, possible na digmaan sa lugar ng Mindanao, kaya ito pinatupad. Ngayon, atin namang susuriin, bakit kaya o ano nga ba ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar sa panahon naman ni dating Pangulong Marcos? Iisa-isahin natin yan. Ayan. So, sa pagsibol ng mga samahan. So yung tutukuyin natin, mga sumusunod na samahan ay ilan sa mga samahang sumukat, no, sa katatagan ng pamahalaang Marcos. So unahin natin, ito ay ang Communist Party of the Philippines or the CPP. Okay? So ang CPP ay tinatag noong 1968 ni Jose Maria Sison, isang darating propesor ng Universidad ng Pilipinas. Ang kanyang ideolohiya ay batay sa pinuno ng komunistang China na si Mao Zedong. Kalawa, maliban sa CPP, nandito rin at nag-exist din ang samahan ng MNLF or kilala bilang Moro National Liberation Front. Itinatag noong Marso 18, 1968 ni Noor Miswari, na isa ring dating propesor ng Universidad ng Pilipinas, na kung saan ito ay binuo ng mga Muslim na nananagnanais magkaroon ng sariling pamahalan na tinatawag nilang Republika ng Bangsamoro. At ang ikahuli na sumibol na samahan na batay o ayon sa pananaw ng Administrasyong Marcos ay naging daan para itakda o para isagawa ang batas militar ay ang samahan ng New People's Army or kilala rin bilang NPA.
So ang New People's Army ay itinatag noong March 29, 1969 na binuo ng mga magsasaka at iba't ibang uri ng mga tao na naghihikayat dahil sa magandang pangako ng komunismo. Pinamunuan ito ni Bernabe Buscaino alias Commander Dante. Ang grupong ito ay naniniwalang tanging ang pag-aaklas lamang ang natitirang solusyon para sa pagbabago ng kaunlaran. So dahil dito sa mga samang ito, nakita ito bilang threat, no, sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Maliban dito sa mga sumibol na samang ito, makikita rin natin ang ilan pang mga dahilan kung bakit nga ba nagkaroon ng desisyon ang Administrasyong Marcos upang ipatupad na ang batas militar. Andi dito yung paglubha ng katahimikan o suliranin, sorry, paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan dahil sa mga sunod-sunod na mga rally, demonstrasyon at iba't ibang mga manggagawang tulad na na sumasali na sa mga ganito uri ng gawain, tulad na lamang ng ilan sa ating mga guro, mga estudyante na humantong na sa madugong labanan ng mga rallyista at mga pulis. Kalawa, naganap ang pagbubomba sa Plaza Miranda. So naganap ito noong August 21, 1972, sa gitna ng pagtitipon at pagpapahayag ng mga kandidato ng Partido Liberal. Ito yung kalaban ng administrasyon noong panahong ito. Sa Plaza Miranda ito naganap, kaya siya tinawag as pagbubomba sa Plaza Miranda, na kung saan nagdulot ng maraming sugatan at yung ilan ay sa mga palad na matay. Sumunod, andi dito rin yung tinatawag natin kanina na writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus, by the way, ay isang pribilehiyo o karapatan ng isang mamamayang sumailalim sa tamang proseso. Pero nung panahong ito, naganap ang pagsuspinde. So sa panahon ng batas militar, ito ay isa sa mga pribilehiyong dapat ay mangangalaga sa mga mamamayan upang hindi makulong ng labag sa batas. Ngunit dahil ito ay sinuspinde ng pamahalang Marcos, ito ay naging daan sa pagdakip ng mga aktivistang pinaghihinalaan nilang leader ng komunismo. So kung makikita natin, no, ito yung mga dahilan, ito yung mga pangyayari kung bakit nga ba naging desisyon ng pamahalang Marcos o naging option ng pamahalaan ng administrasyon na magtakda ng batas militar. Ikatlong katanungan na dapat nating masagot ngayong hapon, ano-ano nga ba ang nagbago sa pamahalaan noong panahon ng batas militar? Ito na nga, na isa katuparan na, no, napatupad na ang batas militar sa ating bansa. Ano-ano ang mga pagbabago nito in compare, no, nung hindi pa na i-implement o napapatupad ang batas militar. Ayan, by the way, basahin nga daw natin yung mga bumabati sa ating comment section. Ayan, tulad na lamang ni Christian Fay Gutang mula sa Grade 6 Sampaguita, Alibadabad Elementary School, San Mariano 2 District. Ayan, good afternoon, anak. Good afternoon, Ma'am Jessica Marie Borromeo. Ayan, nagwa-watch din sa atin yung isang magaling nating tutor. Ayan, kasama rin na ating babatiin. Ayan, sabi naman, no, gusto kong basahin to yung sinabi ni Mark Plato. Naging daan din ang batas militar upang maipasara ang mga himpilan ng radyo at television, which is true. Andito rin, no, sinasabi, buwabati rin si Samuel Edison Benitez, yan, si Aliana Bravo. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, dahil sa pagkakaroon ng digmaan sa pating Mindanao, itinakda, yes, ang batas militar ni Presidente Duterte at upang maprotektahan ang mamamayan sa bahagi ng May Digmaan. That's very good, no? Napakahusay. Kaya talagang napakaganda na sinishare ninyo yung inyong mga kalaman, dagdag na kalaman sa ating comment section para makatulong din sa ating ibang mga viewers, sa ating ibang mga nagbabasa rin sa ating comment section. And muli, maraming salamat po. Sagutin na natin yung ating ikatlong katanungan.
So ano nga ba ang mga nagbago sa ating pamahalaan? So unang-una na dito, sa ilalim ng batas militar, ang Pangulo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lalo itong naging makapangyarihan ng baguhin at pagtibayin ang Saligang Batas 1973. Okay? So mula sa 1935, nagkaroon ng pagbabago at ito ay tinawag na bilang Saligang Batas 1973. Maliban sa pagiging pinuno ng sangay ng tagapagpaganap, siya rin ang namamahala sa batasan, gabinete at korteng militar. Makikita natin sa presentation natin ngayong hapon ang mga espesyal na kapangyarihan ng isang pangulo na gumawa ng mga batas sa pamamagitan ng halimbawa na lamang ang presidential decree, general decree at letter of instruction. Yan, sa rintos ang nabigyan natin ng highlight ng unang gawain, ang curfew. Mula sa pagpapairal ng curfew hour, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga, ginagawa ito upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng ating bansa. Next, pagbabawal ng rally, demonstrasyon at pagwiwelga. Tulad din ng nabanggit ng ating mahusay na chuti, pagkontrol ng pamahalaan sa pahayagan, radyo at telebisyon upang masala ang mga balitang inilalabas sa madla. Sumunod, ilan pa sa mga naging pagbabago sa ating bansa noong tayo ay sumilalim sa batas militar, ang pagsuspinde sa pangingibang bansa ng mga Pilipino. Ngunit kung ito man ay maaari din naman lumabas sa mga Pilipino sa magkaroon ng pangingibang bansa, basta ito ay misyong pinag-uutos ng ating pamahalaan. Pero more than that, hindi na o hindi Samuel Edson Benito Militar karapatan ng tao. Ayan, thank you anak sa iyong pag-share. Ayan, sabi rin ni Samantha Blasi, inabuso ng militar ang karapatang pantao, humina ang ekonomiya. Ayan, kasama rin sa ating pag-usapan ay ang pagdala or pagdadala ng armas. So, sa paggawad ng parusang kamatayan sa sino mang mauhuli magdadala ng armas ng walang pahintulot. So I hope no natutunan natin yung konsepto ng batas militar. Pangalawa, ano yung mga isinaad na dahilan o pangyayari kung bakit nga ba ito ay pinatupad? At ikahuli, ano-ano yung mga nakita nating pagbabago no dahil sa tayo ay sumailalim sa batas militar. Iniiwan ko na sa inyo, my dear tuties and viewers, kung paano ninyo lalo pang mas maunawaan or paano ninyo kukunin yung kaalaman no, na ating natutunan ngayong hapon batay sa konsepto ng batas militar. No? Kung ito nga ba ay paano natin ito mas maunawaan through having researches pa para mas mapatibay pa natin legit researches ay yung mga reference natin. Dapat ito ay tunay, no? Na nagsasaad ng mga kaalaman patungkol sa nangyari sa ating kasaysayan. I hope may natutunan tayo ngayong hapon, kaya tayo na ay dumako sa ating huling gawain. At ito ay ang pagtataya. Ayon sa panuto, tukuyin ang mga sumusunod, piliin ang letra ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. At again, comment section. Ayan. Ang ating pagpipilian, A, batas militar, B, Ferdinand Marcos, C, Jose Marie Sison, D, MNLF, E, NPA, or F, Writ of Habeas Corpus. By the way, ang MNLF ulit ay Moro National Liberation Front at ang NPA ay ang New People's Army. Okay, tayo na'y dumako para sa ating unang bilang. Ang Pangulo ng Pilipinas na nagdeklara ng batas militar. Ito ba ay letter A, letter B, C, D, E, or letter F? Ano kayang kasagutan natin for number 1? Ayan, comment section tayo mga anak. Ayan, nag-share din ang kaalaman si Adrian Ray Rivera.
si Flodifel Cruz. Ayan, thank you so much sa inyong pagbahagi ng inyong kaalaman sa ating talakayin ngayong hapon. Yan, para sa ating unang kasagutan, para sa ating unang bilang, si Dian Tuason. Ayan, meron pa tayong parang Japanese ba ito na nag-send din ang kanyang kasagutan. Sorry, hindi ko mabasa yung pangalan mo. Jamia Jit. Ayan, si Kevin Martin Dulanta, pare-pare sila ang kasagutan. Yes, of course. Ang Pangulo ng Pilipinas na nagdeklara ng batas militar ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. For number two, ito ang hakbang na isinagawa ni Pangulong Marcos upang mapigilan ang paghimagsik, rebelyon at karahasan. Ano kaya ang kasagutan natin? A, B, C, D, E, or letter F? For number two, mga online learners, comment section for number two, ano kaya ang ating kasagutan? Ayan, sabi ni Alrisa Zaiden, letter A. Ganun din si Cassandra Bravo, tignan niya daw natin. Samantha Blasi, number two. Yes, very good. Ito ay ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines or kinikilala natin as CPP. Ito ba ay A, B, C, D? Ang kasagutan natin